itatanghal namin dito'y isang tanging balagtasan na ang paksa'y nauukol sa usaping pangtahanan. Ito'y laging suliranin ng makupkop na magulang na ang nasa'y patinuin bawat supling nilang hirang. Sa paghubog ng ugali nitong anak na tangkakal, alin ang dapat gamitin, pamalo ba o pangaral? Marangal na lakandiwat, mga mahal kong kalahi. Ako'y anak ng Cavite'y nagbibigay pasintabi. Sa binuksan dito ngayong isang paksang tanging-tangi, iyang panig ng pamalo ay siya kong pinipili. Mahal ko man ang anak ko, ito'y walang pasubali, ay hindi ko papayagang maging liko ang ugali. Kaya't ako'y naririto na ang baoy hunos dili, sa tanghalay papanikin, sakali po't maaari. Ang Makata ng Cavite, yamang ngayon nanawagan, bilang unang paggunita, dito'y aking papayuhan. Kung ang baon mong tulain at hinahoy konti lamang, umurong na pagkat ito ay labanang kahiyaan. Datapuwat kung handa kang makihamok ng lutlutan, pumandit kat ipagtanggol ang panig mong pinanigan. Muling nagpupugay ako't humihinging paumanhin nang dahilan sa hawak kong pamalo sa aking supling. Ngunit ako'y nananalig bunsoy upang patinuin sa nagawang kasalanan kailangay hagupitin. Si Kristo manong minsay na malo sa Jerusalem, sa maraming nasa templo'y nagtitindat naniningil. Ganyan din ang titindigan, sino man ang kaharapin, ang pagpalo ng magulang ay tungkuling dapat tupdin. Maginoong lakandiwat, nalilimping karamihan, ang taal na bulakenyo'y bumabatit nagpupugay. Yamang di ay may makatang sa Cavite na muhatan na ang dalay pamalo sa bunsong may kasalanan. Ako sana'y papanikit ang dalakoy aklat lamang upang iayos ang anak sa matapat na pangaral. Higit itong makataot, ito'y handang patunayan, sukdang dito'y magkahalo ang balat sa inalupan. Sa sumambot kapagkuan na makatang bulakenyo, sasabihin ay gayari at ito may pagpapayo. Sino ka mang nanawagan, buhat ka man sa palasyo, ang tuntuning isa diway malinisang pagtatalo. Di anupat magtuloy ka at ilahad ngayon dito ang kahigtan ng pangaral na tinurang makatao. Mapapansin naman ninyong ang dalakot tangan-tangan ay dalawang mahalagang gintong aklat na patibay. Una'y Florante at Laura ni Balagtas ng Panginay at ang pangalawang ito ay banal na kasulatan. Dito'y aking isasalig ang panig kong pinanigan na sa bunsong nagkamali mahalagang pangaral. Iyang batang nagkasala kapag hindi papayuhan, paluin man ang paluin ay lalaking lapastangan. Pinapalad tayo ngayon pagkat dapat na mapansing ang dalawang magtatalo ay kapwa pangunahin. Kapwa sila laureado pat may sarili silang ningning na sa langit ng pagtulay makikislap na bituin. Kaya't kayo'y manahimik at pakinggan ang taimtim ang dalawang magtatagis na tulain ng patalim. Ang uuna sa pag-ulos ay makatang Teo Bailen, ang Makata ng Cabiting may pamalong taglay man din. Napansin kong ang kataloy may aklat na hawak-hawak.
Aaralan daw ang bunsong nang paluin ay lumayas. Sa gagawin niyang ito, katuwa ang namamalas, tila siya'y kakampi pa ng anak na imbithamak. Dulo nito di malayong kapag siya'y dinag-ingat, loob diyo'y palalakhit lalo siyang binagabag. Ang kawad na dapat sanang sa pamukpok ay maunat lalo niyang binaluktot, naging liko-likong kawad. Patapain mo ang bata at sa pigi ay isulat ang matuwid na ugali sa panghampas na makunat. Sa turo ng karanasan, natalos ko at nalirip na ang bata'y hindi dapat nahimasin sa tangkilik. Habang sila'y sinusuyo sa pangaral at pag-ibig, ang loob ay lumalakit, ang sama ay lumalabis. Ngunit kapag ang pamalo, ang taimtim na ginamit, ay tapat na mga ngakong siya hindi nauulit. Si Irving nga sa Alhambra, ang sa atin ay nagsulit, iligpit mo ang pamalot, bata'y walang masasapit. Di nabaling ang anak ko sa pamalo'y mamilipit, kaysa ako ay labanan kung lumakit magkaisip. Kung ang isang anak ninyo'y maghapong di umuwi, at gayong batang bata pa'y sa bisyo na gumagawi, ano ang inyong gagawin pagkat iyon ay tiwali? Kukuha ka ng pamalot, lalantakan mo sa pigi. Mangyayari nga iyang bata pagparating na mamali, hindi dapat nadaanin sa pangaral na matimpi. Sa harap ng nagpapayo, ang bait ay pakunwari, ngunit kapag natalikod, ay lihim na nangingiti. Datapwat sa pamalo'y sumisigid iyang hapdi, at sa isip nitong bata, katino ay lumalagpi. Basahin man ang habilin sa Florante ni Balagtas, ang laki sarangyat layaw karaniway parang hubad. Sa bait man at sa muni at sa hatol lubhang salat, masaklap na bunga ito ng ditumpak na pagliyag. Pagdidinaan mo sa payo ang batugang iyong anak, pag lumaki aasahang may sungay na manunuwag. Datapwat gamitin mo ang pamalo ng patpat, at ang bunsong nagkasalay, padapain mo ng unat. Bawat palo wariin mo at sa luhay naagnas, ang taos na pagsisisi ay kasamang nalalaglag. Sa pangunang tindig lamang ng Makata ng Cavite, palagay ko sa laban ay may magandang mangyayari. Sa bawat ulos ni Bailen na tulaing punong habi, kayong tanang nakikinig para parang nangapipi. Kaya tingnan natin ngayon kung ang haring sinasabi ng Makata ng Bulacan ay sasalag na maigi. Ang Makatang Mar Antonio hindi naman sa pagpuri sa larangan ng tagisay isang tunay na lalaki. Ang marangal kong kataloy agad akong inunahan. Gayong hawak ang pamalo ay aklat ko ang inagaw. Itong Florante at Laura ang ginawaring sandigan na ukol sa mga batang lumaki sa rangyat layaw. Kung iyan man ay totoo, ngunit ang may kasalanan ay ang dapat na magturong mga tamad na magulang. Sa anak na namamali, di yantok ang kailangan, ni di patpat na pamalo, kundi tapat na pangaral. Ang ugali nitong bata'y parang mura pang halaman, nalalanta pag hindi mo dinidilig araw-araw. Ako man ay di papayag na himasin sa tangkilik. Ang anak na namamaling
ang sama ay lumalabis. Datapwat ang anak ko, pagmura pa itong isip, ang matigas na pamalo ay hindi ko magagamit. Kung salamang ang halamay, palakihin ko sa tubig. Murang ugat naman ito'y di sa bato ikakapit. Iyang bunga man ang kahoy, pag hininog mo sa pilit, ay matamis na mapakla at ang lasa'y di malirit. Sa bata ang kailangay, mga hamog ng pag-ibig na marapat na tipirin, kahit ika'y nagagalit. Sa pamano'y tutul ako, pagkat ang aking sandigan, batang igising sa lupit ay magiging tampalasan. Si Solomong Haring Pantas na ubod ng karunungan ang nagsabi ng ganito sa banal na kasulatan. Sa bata ay ituro mo ang landas na lalakaran at pagtanda itinuroy, mahirap nang malimutan. Ang anak na nagkasalay sa pangaral patnubayan at ang pangaral na yaw'y magsisilbing isang ilaw. Kaya't kapag merong anak na lumaking lapastangan, magulang na ang may sala pagkat hindi inaralan. Ang paggamit ng pamalo ay ugaling sinauna. Umiiral ng panahong bibitayay gilotina. Noong araw ang Kastila na malupit magparusa, ang malimit na gumamit ng latigo o suplina. Ngunit sa panahong itong maunlad na ang kultura, ang sabatang katino ay di sa palo nakukuha. Diyan sa Child Psychology, malinaw na mababasa, na sa batang nabibiso, kailangan ay pasensya. Kahit bulastugang anak, pag namalit nagkasala, sa pangaral na mabuti, marunong ding kumilala. Sa tindigang pangalaway, akin ngayong hahayaang, ang dalawang nagtatalo ay malayang magtagisan. Lilimiin natin ngayon ang makatang makatwiran, at kung baga sa disapyo ay matira ang matibay. Aawatin lamang sila pag ang mga naglalaban lalabag na sa tuntunin ng mabutit gintong aral. Kaya ikaw, Teo Baylen, hayo ngayot manindigan, sa panig mo'y uubusin ang lahat mong nalalaman. Ang matuwid na kataloy, matuwid ng amang singki, katuwiran din ang magulang na ang dadas ay maikli. Iyang batang kung utusay, dumadabo, gumihindi, lantakan mo ng pamalo, makita mo't madadali. Mangaral ka ng mangaral, at magtimpi ng magtimpi, at hindi mo mahuhutok ang sa batang hidwang gawi. Datapwat padapain ang anak mo pag namali, at undayan mo ng palo, pamalo man ay mabakli. Bawat latay ay pangaral ng magandang layot mithi at ang gayoy makikintal sa lamanang kanyang pigi. Diyan na rin sa aklat mo ng sa batang si Koloya, sinasabing batay tuso, kaya dapat mag-ingat ka. Iyang bata kapag ika'y nahalatang kaya niya, dadaanin ka sa maktol, ungol-dabog pagmamanya. Kaya pag di mo ginamit yan tokmindorong taktika, masasayang lamang lahat ang aral mo't pilosopiya. Unang haplit ang masakit, isang guro ang may badya. Unahin nga ang pamalot, ang pangaral ay sakana. Kung ibig mo ang igalang ng anak mo't batang iba, tinapay sa isang kamay, pamalo ang nasa isa. Sa usapin ng pagtino at sa bata ay paghubog, ang simula ay pamalot, sa pamalo matatapos. Bawat palo ay pangaral, bawat sablay ay panakot,
bawat haggis ay katumbas ng malubay na hinuhod. Pangaral mong sinasabi parang pilay na hinilot, ngingisihan lamang ikaw ng anak mo pagkatapos. Tatanungin kita ngayon, ikaw ba kung nag-uutos? At ang bunsong inutos ay tumututol kumakamot. Kung talagang sungayan na at dalinsil na bugasok, hindi mo ba pinapalo ang anak mong makahayop? O takwi nangangaral, ngunit higit na mabisa, na mauna ang pamalo sa piginang isang bata. Ang pamalo'y nagtuturo, ang pamalo'y nagpapala, pampatino, pampatuwid, pampabait, pampadiwa. Habang apoy ang asero'y malambot pa at sariwa, pandayin mo at hutukin sa anyo mong ninanasa. Kapag ito'y tumigas na lumamig na alipala, bukbukin may hindi mo na mahuhubog sa pithaya. Ang isipan ng bunso mo'y asero rin, kamakata, hutukin mo sa pamalo, habang musmus, habang mura. Umaamin ako ngayong namamalo rin kung minsan, nang dahil sa pagkabiglang malimit kong pagsisihan. Sadyang tayong mga ama, pagkat tayo'y tao lamang, pag umira lang simbuyo, kung magalit ay biglaan. Kaya naman pag ang bunso'y gumawa ng kasalanan, anuman ang mahagilap, agad nating ihahataw. Tatapwat pag ang supling ay nakitang nabukulan, tayo rin ang humahagod sa bahaging nasugatan. Kaya nga ba't nasabi kong makatao ang pangaral, pagsisisi ang kabuntot ng pamalong tampalasan. Ang pamalo'y kalupitang sa simbuyo hinahango. Kaya libit pagsisihang ang luha ay tumutulo. Datapuot ang pangaral, mabisa pa sa pamalo, tumatalab na sa diway, tumatagus pa sa puso. Ang anak mang dumadabog, pagtinignang mong maabo, at bahagyang inaralan ng magiling at masuyo. Sa hiya ay nagkukusat, nadadali pang ang lalo. Ang pagsunod sa utos mong ayaw niyang masiphayo. Ano pat ang pangangaral, pantuwid ng diwat kuro, ang pamalo, pananakit, ang madalas na ituro. Nabanggit mo ang asero, ang layon mo ay mainam. Ngunit mali ang sa iyong halimbawang binitiwan. Hayaan mong ako ngayon ang guguhit ng larawan tungkol sa dapat hubugin na isip ng kabataan. Sa aserong nagbabaga, ang pandayan ay tahanan, datapuat ang martilyo'y di pamalo, kaibigan. Ang pamukpok nating amay, mahinahong mga aral, na sa diwa ibabaot, di sa laman ilalatay. Kung paano minamaso habang apoy iyang bakal, habang bata ay gayon din ang paghubog sa isipan. Pag ang bata ay lumaking suwail at di matino, ang panghampas na panakot ang sa kanya ay bumigo. Mangyari pa iyang bata, di inaralan ng wasto at sa palo mo pinundi ang naungkag niyang bungo. Ay lalabas na dalinsilo inutil kayang dungo, at sa kanyang katunggak ay pabulastog kung umanyo. Sa makatwid ang pamalo ay parusang malitliko, salit na pampatwid ay lalo ng pampaliko. Heto naman ang tanong ko, hindi tanong na pabiro, hindi ka ba nangangaral kung pinapalo ang bunso? Sa tanong ng katalo ko, ang sagot ko ay malinaw. Una muna ang pamalo, sa huli na ang pangaral. Mangyari nga pag ang batay hinagod mo sa palayaw, pag lumaki ay dalinsil,
at bulastog sa magulang. At sapagkat walang takot, malakihit lapastangan, munting kibit na mamuray, lumalayas ng tahanan. Ngunit tingnan mo ang tao noong mga unang araw. Matitinot kapatid lang na matanda'y ginagalang. Pagkat noon kapag ika'y gumawa ng kasalanan, igagapos ka ng lubid at lubid ang ilalatay. Ako man ay tumututol sa pagpalong walang taros. Pagkat hindi makataot, lalo hindi makadiyos. Ngunit ang titindigan ko'y ang pagpalong wastot angkop na mabisak ay sa aral na malumay at malambot. Ang pangaral ay mabuti at ang batay sumusunod kung ang bawat sinasabi ay gawa ang nagtatampok. Dami ngamang sinasaway ang anak sa Caray Cruz. Bago sila sa madyung ay magdamagang nakasubsob. Mabuti pang walang aral kung ganyan niyang hidwat paltos bahala ng magpatino sa anak ko'y iyang yantok. O mahal kong kabalagtas, magtapat ka sa publiko. Noong ikabagay bata, di pinalo ng ama mo. Pagkat ikaw ay pinalo, ngayon naman ang tanong ko, nakasama bagay yun o nakabuti ng gusto? Sa aminin mo mathindi, sa pamalo ang totoo, na mula ta ng matuwid, naging tanyag kang Ginoo. Sa maraming balagtas ay malimit kang magpanalo. Naging bantog na makatay, yumuyukod naman ako. Subalit ang karangal at katanyagan mong natamo ay utang mo sa pamalong siyang humutok sa iyo. Nabanggit ng katalo kong daming amang nagtuturo. Nang sinasabi naman sa gawain ay malayo. Ngunit sila magdamagmang madyong lang ang hinihipo. Sila naman noong bata, sa aral ay di naluto. Kaya't maging anak nilang sa Caray Cruz na kihalo, di nga nila masasaway, mangaral man o mamalo. Subalit kahit ang ama sa sugalan na rahuyo, pag matintimang pangaral, yaong bunso'y sumusuko. Di lalo na siyang amang uliranin bawat turo, buhay niya ay aral na't kalabisan ang lanubo. Pag ang bata ay lumaking dalinsil at lapastangan, karaniwang sinasabing walang turo ang magulang. Kaya kahit mamalok at di ka naman mangangaral, ay tutubo ang anak mong parang labong ng kawayan. Oo't siya'y natatakot pag may lalubo kang tangan, ngunit iyan kung tawagin ay panakot upo lamang. Walang taros na pagpalo'y hindi dapat pagparunan. Pagkat ang bata'y lumaki, natulalat, labis kulang. Bukod dito pag ang palo ay wala ng pakundangan, ang anak mo ay magiging matanimin habang buhay. Ang tanong ng kabalagtas akin ngayong sasagutin. At sa rap ng publiko'y ganito ang babanggitin. Noong ako'y maliit pa'y madalas ding padapain ng ama ko o ina ko upang ako'y hagupitin. Dapat ako pagkat bata, anong palo man ang gawin, haplitin man ang pigi ko'y walang aral na magsupling. Nitong ako'y malaki na, di man ako sinturunin. Pangaral ng magulang ko sa diwa ko ang nagtanim. Nakilala ng ama kong hindi palo ang magaling kundi aral pag ang bata ay nais na patiluhin. Ngunit ang isip ng bata'y parang itatayong bahay. Nang tablang ihiyas ay marapat na pakuan. Paano maikakabit ang maganda mong pangaral kung hindi mo ihahagis ang pamalong iyong tangan?
Sa panahong ito ngayong malawak ang karunungan. Kapag bahay na konkreto'y walang pakong kailangan. Iyang bato at buhangin ng magandang mga aral ay yayari ng gusali ng matino mang isipan. Ang mahubog sa pamalo'y gumigiting na lalaki at sabay'y magagamit na panulok na haligi. Di lalo na iyang bunsong sa pangaral kinandili natatampok na talino't lumilitaw na bayani. Datapwat, alam mo ba, katotokot kabalagtas ang lumaki sa pangaral karaniway mga tamad. Di lalo na iyang batang pinalaki mo sa hampas karaniwan ay tulala, torpe hangal, ubig tunggak. Hayo ngayoy magtigil na ang dalawang nagtatagis. Sawari ko kayo kapway tumpak naman bawat hagkis. Ang pamalo at pangaral ayon sa inyo ring banggit kung tayahi magkatimbang sa dinagling mga matwid. Merong batang sa pangaral ay agad nang nakikinig, may dalinsil namang bunsong, kailangan ay hagupit. Kaya't kayo ngayon patas, walang nanot, walang gahis, at ang tunay na nanalo'y sintang bayang nakikinig.